So sige, si Singros, it's time, makinig na po tayo at introduce ko siya sa inyo. Ano? Nasa screen naman siya. Ah, kilala niya, nakita niya na sa screen. Ano? Sila po yung speaker natin bukas sa ating part 1 ng ating Rightly Dividing the Word of Truth Conference. At salamat, pinaunlakan niya yung aking imbitasyon na mauna na siya ngayon. Okay? So siya na po siguro mag-introduce ng ilang mga bagay patungkol sa kanya. Basta kilala ko siya bilang tapat na lingkod ng Diyos. Tinawag na lingkod ng Diyos upang maging tapat na ipangaral din naman ang kanyang salita. No? Tayo pong lahat ay pumalakpak para sa kaluwalhatian ng Diyos at atin pong tinatawagan Evangelist Bobby Colardo. Okay, so magandang umaga po. Tatanggalin ko po yung aking face mask. Magandang umaga po. Pagpaumanin po ninyo kung ako po ay Tagalog po, no? Pero ako po ay may lahi pong Waray po. Yung aking mga parents po ay mga Waray sa Samar. Pero hindi po ako doon ipinanganak. Sa Manila po ako ipinanganak. So, anyway, magpaminaw ka mo kay magwali ko sa pulong sa Ginoo. Amen. Para sa inyong mga kalag. Yun lang alam ko Bisaya. Gando lalag. Amen. So, kaya't magandang umaga po. I'm Evangelist Bobby Colardo po. At ako po ay nagpastor po for 32 years po. Ako po ngayon ay, wag nyo na, hindi ko na babanggitin. Kita naman sa buhok ko. No? Sabi nila, kaya hindi ko kinukulayan to kasi pag kinukulayan ko, bumabata daw ako ng 30 pagbabae. Yan. Bumabawas ng 30 years old. Ako po ay may apo na. Tatlo na po yung aking apo. At sa biyaya ng Panginoon ay yung 32 years po na yon ay nakapag-establish po tayo sa biyaya ng Panginoon ng tatlong gawain. Sa Nueva Ecija, I was 21 years old po noon. No, ako po yung naging pastor. Batang-bata po. No? 1988 po yon. Yon. Kukumpute nyo na yon. 1988, I was 21 years old po noon. Ako pinag-start ng gawain sa Nueva Ecija. At pagkatapos, nag-start ng gawain sa Quezon City at maging sa Tacloban City po no, noong 2007, 2008, 2009. At so, yun po yung naging ministry until such time na tinawag ako ng Panginoon sa isang ibang dimension ng ministry. At ito po yung pagiging evangelist dahil most of the time kami po ay nagta-travel po from sa mga churches sa Luzon, especially sa Luzon. So naiiwanan ko po yung church kasi most of the time lagi akong wala dahil nai-invite ako lagi. So doon ko nakita na God is calling me to another ministry na maging evangelist para and then yung pong aming church po ay iniwan ko po sa aking son-in-law. Siya po ngayon ang pastor po doon ng Bible Believers Baptist Church. At yun po, siya po ay Bisaya. Taga-Butuan po siya. Taga-Butuan City po yung aking son-in-law. So I hope na sana po ay minsan ay makasama ko siya dito. At hindi ko lang po nakasama ang aking wife nung nakaraang taon. At nakasama po siya, kasama ko po siya dito. At biyaya po ng Panginoon. Salamat po Pastor Gadi po sa pagpabibigay ng pagkakataon na ako po ay makapagsalita po dito po sa inyong church and I'm so thankful to God for this opportunity na kayo po ay narito po ngayong umaga kahit po. Alam niyo po, sa Luzon po, sa Quezon City po, mag-iisang taon na po kaming walang ganito. Sa Zoom lang kami. Sa virtual po ang aming service dahil nga maraming nga pinakamalaki po ang mga COVID patient po positive po sa Quezon City. Sa buong Pilipinas, pinakamalaki po ang ano yun eh. Okay, so kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po kami makapag-service. So kaya through Zoom lang po kami. At kaya napag ganito po, ako talagang sabi ko, Lord, sana matapos na itong pandemic na to para kasi naging abnormal po yung sitwasyon ng ating buhay eh. No? Maraming nabago. Okay, so ngayong umaga po, I was struck doon sa inyong kinanta na nakalagay po doon, may gagawin ang Diyos. Naniniwala ba kayo na ngayong umaga may gagawin ang Diyos sa buhay ninyo? Amen?
Naniniwala ba kayo na ngayong umagang ito, it is my desire this morning na ang Diyos ay may gawin. Unless itong mensaheng ito, anuman ang mensahe na mapakinggan ng isang mananampalataya, hanggat walang gagawin ang Diyos, wala pong mangyayari po sa pagkikinig natin. The only way na ang salita ng Diyos ay maging meaningful, the only way na ang salita ng Diyos ay maging makapangyarihan sa buhay natin, ay ang Diyos hayaan natin gumawa sa buhay natin, sa ating mga puso, ngayong umaga po. Amen? Dahil hanggat hindi po natin siya hayaan, kaya okay? May gagawin ang Diyos. At ako'y naniniwala na every time na ipapangaral po ang salita ng Diyos, ako po'y naniniwala na ang Diyos, every time na ang salita ng Diyos ay naipapangaral, gumagawa ang Diyos sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin sa Luke chapter 8, yung ating mga ano. Amen? Nag-appear agad yung title ha. Na-pre-em agad yun ha. Amen? Luke chapter 8, ang ating pong text, verse 26 to 35. Babasahin ko po, nandito na po sa screen, ating pong basahin. Okay, andito pala aking ano, no? Okay, meron pala akong ano yan. Okay. Sabi sa verse 26, and they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. Ito pong binabasa nating talata, mga talata po. Ito po yung kung saan ang ating Panginoon ay pumunta po sa isang lugar at nakatagpo po siya ng isang tao na sinasapian ng maraming masamang espiritu. Okay, yan po yung ating portion na binabasa. Pumunta po siya pagpasok po niya sa country of the Gadarene, which is over against Galilee, and when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High? I beseech thee, torment me not. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness. Verse 30, and Jesus asked him, saying, what is thy name? Tinanong ng Panginoon itong mga sumapi dito sa lalaking ito eh. And he said, Legion, because many devils were entered into him. Ang daming mga masamang demonyo na pumasok dito sa taong ito, no? Ang sabi sa verse 31, and they besought him that he would not command them to go out into the deep. And there was there an herd of many swine feeding on the mountain. And they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them. Then went the devils out of the man and entered into the swine. And the herd ran violently down the steep place into the lake and were choked. And when they that fed them saw that was done, they fled and went and told it in the city and in the country. Then they went out to see what was done and came to Jesus and found them out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mapagpalang umagang ito. Panginoon, hinihiling po namin ang pagkilos po ng inyong banal na espiritu po sa bawat isa po sa amin. At ayon sa kanta, masaksihan namin, maramdaman namin, kumilos ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa amin, Lord, sa umagang ito. Lord, bless us now, in Jesus' name, amen and amen. You may be seated po. Tayo po ay pwede na po makaupo. Okay, ang title po ng aking mensahe po ay The Three Kinds of Power. Ang tatlong uri ng kapangyarihan. Dito po sa ating mga binasang mga talata po ay meron po tayong makikitang tatlong kapangyarihan. Kinantay niyo kanina niyo? Ano yung kanta kanina? Iparanas mo. Yan, okay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. So ngayong umaga po,
Meron pong tatlong klaseng kapangyarihan po ang masasaksihan natin sa mga binasa nating mga talata. At tingnan natin anong kapangyarihan meron ang nais ng Panginoon na iparanas sa atin, at anong kapangyarihan ito na dapat makita ng mga tao na nakapaligid po sa ating buhay. Amen? Nakanda po ba kayo? So, ang istorya po ng ating binasa po ay kung saan ang ating Panginoon ay pumunta doon sa country of the Gadarenes, at nakatagpo po siya ng isang lalaki, isang tao na sinasapian ng masamang, ng napakaraming evil spirit. Ang sabi po dyan, balikan po natin yung Luke chapter 8, tinan po natin. Luke chapter 8, ito pong lalaking ito po ay kinakatakutan sa kanilang lugar eh. Kinakatakutan siya eh. Okay? Marami po ang natatakot sa kanya. Tinan po nyo sa Mark chapter 5. Buksan po ninyo yung mga Bible po. Mark chapter 5 po. Dito po sa Mark chapter 5 and verse number 4. Because that he had been often bound with Peter's and chains, and the chains had been plucked asunder by him. Tinatanikala itong ano, itong lalaking ito. Pero napapatid niya po eh. Kasi daming masamang espiritu yung sumapi sa kanya eh. Ano po? At ang sabi diyan sa verse 4, once again, and the fetters broke in pieces, neither could any man tame him. Walang makapagpahinto dito sa taong ito. Kinakatakutan siya. Natatakot yung lugar na yon dito sa talahing ito. At ngayong umaga, tungayan natin isa-isa po ang tatlong kapangyarihan dito po sa mensahe pong ito. The first, tatalakay natin ang kapangyarihan ng Diablo. Pangalawang kapangyarihan, the power of Jesus Christ, ang kapangyarihan ni Kristo. At pangatlong kapangyarihan na makikita natin dito sa mensaheng ito, ang kapangyarihan ng isang binagong buhay. So may tatlong kapangyarihan tayong pag-aaralan ngayong umaga. Ang kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan ni Kristo, at ang kapangyarihan ng isang taong binagong buhay. Amen? So isa-isahin natin dito sa atin, balik tayo sa Luke chapter 8, at isa-isahin natin na anong kapangyarihan ang ginawa ni Satanas. Alam niyo, kapag wag lang nating isipin na ang may kapangyarihan, yes, we believe that God is all powerful. Pero wag nating kalimutan na ang Diablo din ay meron din siyang kapangyarihan. Amen? Isa-isahin natin, kaya kailangan maging maingat po tayo. The power of Satan. Tira po natin sa verse 27 to 33. Bigyan po natin yung kapangyarihan eh. Verses 27, Luke chapter 8, verses 27. Okay? Ang sabi yan, and when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. Verse 28, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High, I beseech thee, torment me not. And then, ang sabi sa verse 29, for he had commanded an unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him, and was kept bound with chains and fetters, and break the bonds, and was driven at the devil. Ang ganda lang po tayo. In the wilderness. So makikita po natin, ito pong taong ito ay impluensya. Ito pong tao ito ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Satanas. Ladies and gentlemen, si Satanas po ay totoong nag-i-exist. Ang Diablo po, si Satanas po, hindi po siya isang figment of imagination. Alam niyo ginagawa ng mundo sa mga television? Parang pinapalabas nila ang Diablo, si Satanas, parang kwento-kwento lang. Yun yung bine-brainwash ngayon sa television, sa mga media. Na para lang siyang isang imahinasyon na hindi talaga totoo. No. Sa Biblia po, totoong nag-i-exist po ang Diablo. Siya po talaga ay totoo. He is a real person. Na meron po talagang Diablo, meron po talagang Satanas. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5, patutunayan ko po sa inyo na ang Diablo po ay totoo po siya. He is a real person. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse number 8, sabi po niya sa verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Mga minamahal,
Ang sabi ng Bible, maging mamagbatsyag tayo, maging maingat tayo, dahil ang Diablo ay katulad ng isang leon na nagpapagala-gala at naghahanap ng kanyang masisila. So totoo po siya. Hindi po nagbibiro ang Diablo kapag ka bumabang, hindi po nagbibiro ang Biblia kapag ka po nababasa natin ang Diablo. Totoo po siya. Hindi po siya bagamat ginagawang kwento lang siya ng mga pilosopong tasyo ng mga tao na walang paniniwala sa Biblia, bagamat napapanood sa mga sa ay merong sungay at pagkatapos merong malaking tinidor na may mahabang buntot. Ganun pinipicture si Satanas eh. Nakalat ulit ang mga bata, para lang siyang kwento na napapanood lang sa television. Hindi po. Totoo po siyang nag-i-exist. Totoo po siya. He's a real person. At meron po siyang kapangyarihan. At isa-isahin po natin dito sa Biblia, na makikita natin dito sa isang taong ito na sinapian ng Diablo, anong kapangyarihan ang kayang gawin ng tao? Anong kapangyarihan ang kayang gawin ng Diablo sa buhay ng tao? At anong kapangyarihan ang kayang gawin ng Diablo sa buhay mo? Huwag mong sabihin, hindi ako kaya ni Satanas. Bakit? Ha? Huwag mong sabihin niyan, kapatid. May kapangyarihan po ang Diablo. At meron po siyang kayang gawin sa'yo. Si Job nga matapat na sa Panginoon eh. Tama ba? Tama? Tama ba? May ginawang Diablo sa kanya. Okay, huwag mo sabihin, Kristiyano na ako, walang kang magagawa sa tala sa akin. Come on, are you sure? Ha? Tama ba? Sample lang po ito. Tinan niyo kung gano'ng kapangyarihan ng Diablo. Nako, makulimlim. Uulan. Sa susunod na lang ako ng linggo atin. Kaya huwag mo sabihin sa akin, walang kapangyarihan ng Diablo sa buhay natin. Amen? Alam mo, pag-araw ng Lunes, yung mga nagtatrabaho, pansin ko, napasok. Pag-araw ng Lunes, kasi lalo sa Maynila ang pasok nila, limbawa alas 8 sa office, dahil sa sobrang traffic sa Manila, alas 5 pa lang, bumabiyahe na yan. Nang madaling araw, ha? Okay, yung anak ko po, nagtatrabaho po sa DPWH, okay? Sa Manila po, from Quezon City to Manila. So, kailangan niyang lumabas ng alas 5, dahil pag lumabas siya ng alas 6, wala na, malilate na siya sa trabaho. So, yung mga nagtatrabaho, ang aga nating bumabangon, para pumunta sa trabaho, Lunes hanggang Biyernes, yung mga nag-aaral nung wala pa pandemic, aga-aga po papasok. Pero pag araw ng Linggo, ang sarap matulog kung kailan araw ng Linggo, no? Ano po ba? Para ang sarap magbabad sa higaan. Sabi ng mga magulang, sabi ni Abel, si tatay ang faithful, Rana, malilate na tayo, mamaya na, sarap pa matulog eh. Ngayon sasabihin mo sa akin, walang kapangyarihan ng Diablo sa'yo? Ngayon mo sabihin sa akin na walang nagagawa ang Diablo sa'yo? Amen? Ngayon mo sabihin sa akin, kapag ka ikaw ay natetep at nakagagawa ng kasalanan every time and then, at ikaw ay nagkakasala, huwag mo sabihin walang kapangyarihan ng Diablo sa'yo. Ngayon mo sabihin na wala siyang kapangyarihan na magagawa sa'yo. Ang Diablo po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Mark chapter 1, verse number 13. Mark chapter 1 and verse number 13 po. Ang sabi po sa Mark chapter 1 and verse number 13, may nagagawa po ang Diablo po eh. Ang sabi diyan, he was there in the wilderness. Ito po yung patungkol po sa ating Panginoon, ha? Okay, patungkol po ang ating Panginoon. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan. Nung ang ating Panginoon ay narito po sa lupa, tinukso po siya ng Diablo. He was tempted of the devil. Kung yung ating Panginoon, kumilos ang Diablo sa kanya, bagamat hindi nagtagumpay, ang point ko doon, kung ang ating Panginoon nga tinukso siya ng Diablo, ikaw pa? Tama po ba?
Ikaw po, hindi pa. Eh, siya nga, ate Panginoon niya eh. Tinukso ng Diablo eh. Kaya, ang Diablo po, he's a real person, sa po ay makapangyarihan, at meron po siyang magagawa sa buhay ng tao. At ngayong umaga po, tungayan po natin, isa-isay po natin, ano-ano po yung kayang gawin ng Diablo na makikita natin, na ginawa ng Diablo dito sa taong ito. Balik po tayo sa Mark, sa Luke chapter 8 po. Isa-isayin po natin, ang mga bagay na ginawa ng Diablo dito sa taong ito, at naniniwala ko na ito din ang kayang gawin ng Diablo sa sino mang tao dito sa mundong ito. Number one, sige po, Luke chapter 8, okay, doon na lang po sa power code, Pastor. Yan. Okay. The power of Satan, verses 27 to 33. Okay, ang unang-unang kayang gawin ng Diablo po ay, ito pong tinatawag nating slavery. Tingnan po sa verse 29. Verse 29 po. Slavery. Okay? Pagkaalipin. Aalipinin kanya. Yan ang kayang gawin ng Diablo. Pasinip po natin sa verse 29. Ang sabi sa verse 29. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him and was kept bound with chains and in fetters, and he break the bands and was driven of the devil into the wilderness. Ang unang-unang kapangyarihan ng Diablo sa buhay ng tao ay kaya niya itong alipinin. Slavery. Kaya niyang gawing alipin ang tao at para sumulod sa kanya. Pag pumunta ka sa tindahan ngayon, tinan mo yung nakapaskin doon sa tungkol sa sigarilyo. Dangerous. Smoking is dangerous to your health. Nakalagay, tama? Sa Tagalog, ang paninigarilyo ay dangerous. Ano ba na Tagalog dangerous? Masama para sa iyong kalusugan. So, ibig sabihin, yung naninigarilyo, wala sa katinan ng isip. Eh, alam niya palang masama sa kalusugan niya. Eh, ba't naninigarilyo pa rin siya? Pagkatapos, nakadrawing pa doon sa pakete ng sigarilyo, yung mga cancer, di ba? Di ba? Ano doon, nakadrawing doon eh. Come on, malalaki yan. Mami na kayo. Okay, nakalagay na, di ba? Parang ayaw niyong mohoy. Tama? Wala, nakalagay doon? Nakadrawing pa doon yung cancer, mga picture nung dahil po sa paninigarilyo. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit naninigarilyo pa rin tao? Alam niyo bakit? Yun ang kapangyarihan ng Diablo. Alipinin niya ang tao. Sa bisyo, sa kasalanan. Kaya huwag mo sabihin sa akin na walang magagawa ang Diablo. Actually, nagtatagumpay ang Diablo sa bawat buhay ng tao sapagkat alipin niyang tanang Diablo ang lahat ng tao. Slavery. Yan po ang unang-unang ginagawa ng Diablo. Alipinin niya po ang tao sa kasalanan. Okay? Natatandaan ko po na ako po'y maliit pa lang, yung tatay ko lasinggero. Walang ginawa, araw-araw lasing. Pagkatapos, susuka. Paglasing na lasing, susuka. Pagkatapos kinabukasan, masakit ang ulo. Tama ba? Umamin na dyan. Tama ba? Nahiya pa kayo umamin eh. Diba? Tama ba? Oh, ang sakit ng ulo, anong tawag doon? Anong tawag doon pag masakit ng ulo? Hangover. Oh, alam nyo eh. Oh, diba? Oh, masakit ang ulo. Pero iinom pa rin. Susuka na naman. Tapos kinabukasan, masakit na naman ang ulo. So alam niya, walang naidudulot na mabuti. Tama ba? Pero inom na naman. Tama ba ako? May sakit siya, sasabihin ng doktor, bawal manigari. Pero manigari pa rin. Bakit mga kapatid? Yun ang kapangyarihan ng Diablo. Nagtagumpay siya doon. Na kahit na alam ng tao sa kanyang mind na itong ginagawa niya ay masama, pero wala siyang magawa. Dahil ang Diablo ay matagumpay pagdating sa bagay na yon. Matagumpay siyang makapangyarihan sa ginagawa niya na inaalipin niya ang lahat ng tao sa mga bisyo, sa mga bagay, sa sanglibutan ito, sa lahat ng mga bagay upang maging matagumpay ito. Kailangan gawin niyang alipin ng tao. Katulad itong lalaki ito, slavery. Yan po yung unang-unang nakikita kong kapangyarihan ng Diablo. Slavery. Pangalo po, control. Verse 27. Tell me sa verse 27. Luke chapter 8, verse 27.
kokontrolin ka niya eh. Okay, kinokontrol ng diablo ang buhay ng tao. Ang sabi sa verse 27, tingnan po niyo sa verse 27 po. Sabi sa verse 27, and when he went forth to land, there met him out of the city a certain man. Watch, watch. Sino po niyo? Paki-screen nga po, Pastor. Yan. Okay. Tignan niyo, basahin ko sa inyo. Nung pagdating po ni Kristo doon sa lugar na yon, nakaharap niya itong taong ito na sinasapian ng masamang demonyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang diablo kinokontrol niya ang tao. Ano ang mga katangian na makikita natin kapag control ka ng diablo? And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time and wear no clothes. So ibig sabihin, kapag ka nakakita kayo ng hubad, that's one of the control, kontrolado ng diablo. Nakedness is seen in the Bible. Ay, yung mga pornography, di ba? Nakabold yun. Naked sila. Tama ba? Ngayon na sumisira sa buhay ng mga kalalakihan. Itong taong ito, hindi niya gusto na siya hubad, pero dahil kontrolado siya ng diablo. Okay? Yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, deep inside, hindi niya gusto yan. Yung mga kriminal, somehow in sa kanyang mind, yung mga holdupper, somehow sa kanyang mind, ayaw niyang gawin yon. Pero dala ng pangangailangan, tama? Yung lahat ng mga kriminal na mga tao na gumagawa, somehow, deep inside sa kanyang sarili, alam niya mali ginagawa niya, at alam niyang hindi niya, ayaw niyang gawin. Pero, bakit nagagawa ng tao yon? Alam niyo bakit? Controlled by Satan. Yan po yung another ng kapangyarihan na ginagawa ng diablo sa buhay ng tao. Katulad itong lalaking ito, kinokontrol niya. Hindi lamang inalipin niya, kundi kontrolado niya. Pag sinabi niya, dito ka pumunta, dito siya pupunta. Pag sinabi ng bandang diablo sa kanya, dito ka, dinadala siya sa tombs. Imagine mo, meron bang isang tao na titira siya sa simeteryo? Sa simeteryo, gusto mo tumira sa simeteryo? Takot mo lang siguro. Natatandaan ko na ako'y pastor, nagpapastor sa Nueva Ecija. Meron pong, ito po yung isang lugar, dito po ako nakapasamantala na nangungupahan ng bahay. Dito po may mga ilan. Pero mas maraming tao dito sa kabilang barangay na mas marami akong Bible study. Kaya lang, dahil puro mga magsasaka yung mga Bible study ko dito, so sa gabi lang sila available. Eh, siyempre, maghahapunan pa ng mga 6 to 7. So, kailangan 8 ang Bible study ko. So, sa pagitan ng dalawang barangay na yan, may simenteryo. Pagkahaba-haba, pahaba pa naman yung simenteryo, hindi pa ganun. Pahaba eh, pa ganun. Dadaan ko yun, eh, maglalakad ako. Nagtataka ako sa mga miyembro ko dito, Brad, may Bible study dito sa 7-Up. Anong oras, Pastor? Mamayang gabi. Kaya na lang, Pastor. Nagtataka, bakit walang gusto sumama sa akin? Takot-takot doon sa simenteryo eh. Kaya mag-isa lang ako, maglalakad ako niya. Siguro mga alas 6 pa lang. Kasi alas 6, maglalakad ako. Darating ko doon, mga 7:30. Malayo po eh. So may cemetery doon na dadaanan ka. Walang katao-tao doon. So Bible study ako, alas 8 ng gabi. Matatapos na mga 9. Pero may mga tanong, matanong sila eh. Inaabot ako ng alas 11, Pastor. So ito na, maglalakad ako ngayon. Alas 11 ng gabi. Pag dumadaan talaga ako doon sa cemetery na, hindi talaga yung bang nagtatayo ang lahat ng balahibo ko. Di, parang yung panahon na subukan niya yun, nagtatayo ang talaga kung magdadaan ako doon, magdadaan ko, kakanta-kanta ako. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Biniwili ko, inaalilinig ko sarili ko dahil kinikilabutan ako eh. Okay. Eh, medyo mahaba-haba. Kailangan haba ang kanta ko. Okay? Talagang, yaano ko talaga eh. You know what? Yan po yung kayang gawin ng Diablo. Control. Kokontrolin ka niya. Aalipinin ka niya. Ano pa po yung kayang gawin po ng Diablo po? Okay? Sabi diyan, loneliness. Tingnan po niyo sa verse 27 po. Luke chapter 8, verse 27. Saan po ba siya nakatira? Sabi diyan sa verse 27, and when he had went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils long time
and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. Saan siya nakatira? Itong lalaki to? Sa sementeryo. That speaks of a life that is lonely. Yun po yung nagpipicture sa buhay ng isang malungkot na buhay. Tinan nyo, ito talaga, ang Diablo matagumpoy po siya. Nag-put po siya ng kalungkutan sa bawat puso ng tao. Kahit pasirin nyo ang tao. Bakit kinakailangan niya pang pumunta sa mga masasayang lugar? Para lang maging masaya. Alin bakit? Because by nature, may loneliness na nandiyan dyan sa puso mo. Kaya ang mga kabataan ngayon gusto sa barkada. Ayaw mag-stay sa bahay. Tama? Tama po ba? Okay? Boring naman dito sa bahay. Oh, si tatay naman. Dahil medyo lonely, pupunta doon sa magpapaligaya sa kanya. Pupunta sa mga club, pupunta sa... Amen, mga kapatid? Loneliness. Yan po yung kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang tao po, hinahanap niya na makapagpapasaya sa kanya, na makapagsasatisfy sa kanya ng kanyang kaligayahan. Kaya't ang tao ay patuloy na nalulublog sa kasalanan dahil ang ino-offer ng Diablo para maibsan ang kalungkutan mo. Kasalanan ang i-offer niya sa'yo. Ayun ang gustong-gusto ng tao dahil masaya sa kasalanan eh. Oh, di ba? Sabi nila, masarap daw ang kasalanan. Dahil bakit? Dahil deep inside, may nilagay ang Diablo na kalungkutan sa bawat puso ng tao. Parang sa ganun, pag nalulungkot siya, mag-o-open siya. Dito ka, masaya dito. Masaya dito. Kaya ang tao, naghahanap ng ikasisiyan niya. Okay? So, loneliness. Another thing na ginagawa ng Diablo po ay nakedness sa verse 27. Ito pong lalaking ito po ay hubad. Mga minamahal, sa verse 27 po, okay? Sabi niya sa verse 27, and when he entered to land, there met him out of the city a certain man which had devilish long time and wear no clothes. Alam niyo ba part ng paraan ng Diablo na ang buhay ng tao po ay mamaya ipapakita ko sa inyo yung kapangyarihan ng binagong buhay. Sana po, doon sa kinanta ninyo, panindiganan nyo yung kanta ninyo. May gagawin ang Diyos. Pinuntin nyo kanilang magayon, tama? Patunayan natin ngayon. At kapag may ginawa ang Diyos, ang tanong sa'yo, handa ka ba? Kapag ba may ginawa ang Diyos sa'yo, handa ka bang tanggapin yung gagawin ng Diyos? O iriresist mo? Lord, hindi ako gumawa ka sa buhay ko. Sana ngayong umaga, hayaan natin na gumawa ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi niya, maranasan nawa natin ang kapangyarihan mo. At ngayong umaga, this is my desire, na ngayong umaga, yung kapangyarihan ng Diyos ay masaksikan niyo at maranasan natin. Mga minamahal, nakedness. And then, another thing na ginagawa yung kapangyarihan ni Satanas po ay destruction. Tingnan niyo verse 29. Verse 29. Luke chapter 8, verse 29 po. Ito po yung kapangyarihan ni Satanas. Ang sabi diyan sa verse 29, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and break the bands, and was driven of the devil into the wilderness. Tignan po ninyo yung kaparallel passage po niyan sa Mark chapter 5. Mark chapter 5, verse number 5 po. Pastor. Mark chapter 5, verse number 5. Uminom po ako ng tubig from time to time para hindi po ako pausin. Mark chapter 5, verse number 5. And always, tignan po ninyo yung ginagawa ng Diablo. Tignan yung itong tao to. Tignan yung tao niya. Dahil siya po yung sinasaktian, controlled, alipin ng Diablo. Tignan po ninyo yung ginagawa ng lalaki to. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying, watch, and cutting himself with stones. Sinusugatan niya yung kanyang sarili ng bato. Meron bang tao na gusto niyang sugatan ang sarili niya?
Pero kapag control ka ng Diablo, gagawa ka ng isang buhay na ikasisira ng buhay mo. Anong katumbas nun ng pagsusugat ng katawan ng isang tao? Pagdodroga. Tama ba ako? Sa pagdodroga niya, sinisira niya buhay niya. Kapag ang isang tao control ng Diablo, the only, ang pinaka only result na gagawin ng Diablo sa buhay ng tao po ay wasakin ang buhay ng taong ito. Kaya't maraming wasak na pamilya, kaya't maraming mga buhay na winasak ng Diablo. Mga kabataan na napariwara ang buhay, mga kabataan na mga kababaihan na bata pa lang ay naging buntis at walang ama, mga pamilya na nasira. Ngayon sabihin mo sa akin, walang ginagawa ang Diablo sa buhay ng tao. Meron po. Every time na nakakakita ka ng winasak na pamilya, behind that is the devil. Every time na nakakakita ka ng isang young people na naando doon sa hospital at namatay dahil sa droga, ang nasa likod noon, mga kapatid, Diablo. Destruction. Yan po ang pinaka-ultimate goal ng Diablo sa buhay ng tao. Ang sirain niya ang buhay ng tao. Ang wasakin niya ang buhay ng tao. Ang sirain niya ang magandang kinabukasan ng tao. Kaya't maraming mga kabataan ngayon, wasak ang kanilang kinabukasan. Wala siyang magandang buhay. Ano niyo bakit? Dahil yun ang goal ng Diablo sa buhay ng tao. Yun ang kapangyarihan ng Diablo. Destruction. Wasakin yung magandang plano mo sa buhay. Papakita ko sa inyo kung gaano katalino ang Diablo. Nagsweldo si Mister. Kinuha niya yung kanyang sweldo. Watch. Tingnan po niyo ito, ha. Totoong istorya po ito. So habang hawak niya po yung sweldo niya at nilagay sa bulsa niya, habang pauwi siya sa bahay, ito naisip niya. Yung 3,000 pambayad sa upa ng bahay. Yung 1,000 pambayad sa bill at saka sa kuryente. Sa tubig, sa kuryente. Yung ganitong portion ng sweldo niya, nakakompute na. Tama, habang naglalakad siya. Yun yung nasa isip at puso niya. Kung anong gagawin niya sa pera niya. Pagkain ng pamilya niya, baon ng kanyang mga anak, sustento ng kanyang pamilya. So excited siya na uuwi na meron siyang dalagalang sahod at ang sahod ito ay para sa pamilya niya. Nadaan siya ngayon doon sa isang iskrita. May mga nagiinuman. Pare! Shot naman, pare! Pare, pasensya na kayo, pare. Kayo naman, pare! Parang wala ka namang pakikisama, pare! Sige na, pare! Hindi, pare, kasi walang ano eh, pauwi ako. Pare! Isang shot lang, pare! Hindi kasi, kung mamaya na, pare, yan. Sige na, pare, isang shot lang. Isang shot lang, ha? Oo, isang shot lang! O, di, shot na! One! Uwi na ako. Ikaw naman, pare. Uwi ka kagad. Para ka naman. Nagpapasimula pa lang tayo, pare. Sige. Umikot yung tagay. Shot! Umikot yung tagay. Shot! Umikot yung tagay. Shot! Eto na. Lasing na. Eto na. Makinig kayo, ha? Bago siya pumunta roon, ang nasa isip niya dito sa pera niya para sa pamilya niya. Pero lasing na siya. Tapos sasabi nung, pare, wala na tayong alak, pare. Sabi nung nagpaano. Sabi tumayo siya, pare, makapalto, mga tol. Makapalto, tol. Come on, order pa kayo, tol. Dinukot ang pera niya. Totoong nangyayari ito, hindi totoong nangyayari. Ama, dinukot yung pera. Pare, sky's the limit tayo, mga tol. Pag-uwi sa bahay, ubos ang sweldo. Ngayon sabihin sa akin na wala ang kapangyarihan ng Diablo doon. Ngayon sabihin sa akin na wala ang totoo, hindi totoo ang Diablo. Ganun ang kapangyarihan ng Diablo sa buhay ng tao. Ang wasakin ang magandang pagsasamahan ng mag-asawa. Ang wasakin ang magandang kinabukasan ng kabataan. Ang wasakin ang buhay ng tao. That's the power of Satan, mga minamahal. Okay? The power of Satan. So nakita natin ang kapangyarihan ng Diablo. Slavery.
controlled loneliness, nakedness, distraction. Pangalawa pong katangyarihan na ating masasaktan ngayon, the power of Jesus Christ. Amen. Amen. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Thank God, alam ko na merong kapangyarihan ng Diablo, pero isang bagay na pinupuri ko ang Panginoon ngayong umaga, thank God na merong pang mas makapangyarihan sa Diablo, and that's our Lord Jesus Christ. Ngayon, tungayan natin ngayong umaga, anong kapangyarihan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Sabi sa kanta ninyo, maramdaman nawa natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan natin ano yung ginagawa ng kapangyarihan ng Panginoon. Let's go back to Luke chapter 8. Tingnan natin, nung naka-encounter niya ang ating Panginoon, so itong lalaking ito ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Dumating ang ating Panginoon at nalantad ang kapangyarihan ni Kristo rito sa buhay ng taong ito. At isa-isahin natin kung anong kapangyarihan meron ng Panginoon na hindi kaya ng Diablo. Amen? Ang unang-unang kapangyarihan ng ating Panginoon, okay, is, okay, ito na, okay, ba't na ganito? Okay. Sige lang po ah. Sige, pakiano na lang yung ano. Sige po. Ako na o ano ko? Yun, conversion. Tingnan verse 35. Luke chapter 8, verse 35. Ito po yung unang-unang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapitid, verse 35 po. Luke chapter 8 verse 35. Luke chapter 8 verse 35. Okay. And verse 35, okay? Tingnan po natin si verse 35. Ito po. Then they went out to see what was done. May ginawa ng Panginoon. Dito po nalantad yung kapangyarihan ng Kristo. Yung mga tao na takot na takot dito sa taong ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Ay tingnan po ninyo anong nakita natin. Nakita nila. Then they went out to see what was done and came to Jesus and found the man. Nakita nila yung tao na yun. Sinasaktan ng masamang espiritu na kinakatakutan nila, kinatanikalaan nila, hindi napapatid, sinusugatan niya sarili niya, night and day, say, humihiyaw at ang tao ay natakot sa kanya. Pero nung nakita nila, nung nasaksihan nila, nung gumawa ang kapangyarihan ng ating Panginoon, tingnan natin kung anong ginawa ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng taong ito. And found the man out of whom the devils were departed, watch, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his white mind, and they were afraid. Alam niyo, ang unang-unang gagawin ng ating Panginoon ay conversion. That's the only way para ang tao po ay maalis sa kapangyarihan ng Diablo. Alam niyo kung ano yun? Na siya ay maligtas. Magkaroon ng tunay na kaligtasan sa kanyang buhay. Ang sabi po sa Colossians chapter 1, conversion po, that the works of the Holy Spirit, yan po yung tinatawag nating regeneration. Colossians chapter 1 and verse number 13, ang sabi po dyan sa verse number 13, watch, who hath delivered us from the power of darkness. Ang isang tao na sumampalataya doon sa Ebanghelyo, doon sa ginawa ng ating Panginoon, na siya po'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, ang isang taong alipin ng kasalanan, ang isang taong nasa ilalim ng kadiliman, kapag ka po siya'y lumapit sa ating Panginoon at kilalanin niya ang kanyang tagapagtas na si Kristo, na sampalatayanan niya sa kanyang kaibuturan, ang kanyang puso, yung kasapatang ginawa ng ating Panginoon, ang gagawin ng Diyos ninyo. What's delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Amen. Aalisin ka ng Panginoon dun sa kapangyarihan ng kadiliman na yan at dadaling ka niya sa kapangyarihan ng kaliwanagan. That's the power of the Lord Jesus Christ. Yung ikaw ay hugutin ng Panginoon sa kasalanan, sa putikan ng kasalanan. Alam nyo, marami akong mga nakilala na talagang nakalublob na sa putikan ng kasalanan. Talagang napakasama nila. Sila'y kriminal, sila'y napakasama. And yet, nung kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, inahon sila doon sa putikan ng kasalanan. At binigyan ng isang bagong buhay. That's conversion. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17, 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, therefore,
Ang sabi sa verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga minamahal, oo, may kapangyarihan ang Diablo. Pero mas makapangyarihan si Kristo. Mas makapangyarihan siya na ikaw ay hugutin doon sa kasamaan at dalhin doon sa kabanalan. Conversion. Ang sabi po, dito po sa Ephesians chapter 1, 6 verse 12. Yan pong ginagawa ng ating Panginoon eh. Ephesians chapter 6 and verse number 12. Sabi po sa Ephesians 6, 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Meron pong spiritual wickedness sa mundong ito. At ang kapangyarihan ni Kristo po ay alisin ka doon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. And the only way para ikaw ay matransfer doon sa liwanag, ang taong ito ay sampalatayanan niya yung kasapatang ginawa ng ating Panginoon. Conversion. Another thing na ginagawa ng ating Panginoon ay, another thing po, no? Okay? So, okay? Ito po tinatag natin, peace, verse 35. Kapayapaan. Tinan po ninyo. Luke chapter 8. Luke chapter 8, verse number 35. Kapayapaan po, mga minamahal. Yan po yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng tao. Ikaw ay bigyan niya ng kapayapaan. Ang sabi sa Romans chapter 5, and verse number 1, therefore, sabi sa Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang tao po ay nasa pag-aari, siya po ay enemy ng Diyos. Pero doon sa kamatay ng ating Panginoon, yun po ay nagsiserve as reconciliation. Kaya ang tao po, kapag ka po siya po ay naligtas, siya po ay na-justified at meron po siyang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Na kahit na ang lugar mo ay tahimik, masaya yung puso mo. Na kahit na yung kinakain mo ay hindi katulad ng kinakain ng mayaman, pero masaya ka. You know why? Dahil meron kang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Hindi nabibili po yung sa palengke. Minsan eh, merong doon sa palengke. Sabi ng bumibili, pinagyayabang niya, punong-puno ng ginto yung kanyang mga daliri. Sabi niya, magkano yung mga tilapia na yan? Ay, ito pong bangos. Ang purpose lang itong mayaman ko, ipakita yung kanyang ano, mga ginto. Sabi niya ganun. Ano? Ay, tilapia na yan. Magkano ang pili niya? Sabi niya, Jesus. Okay? Yabang-yabang nung lalaki namimili, di niya alam yung tindero, mas maraming ginto. Yung lahat ng ipin niya, ay lumitaw na sila may Jesus. Okay? So, hindi po nabibili sa palengke po yung kapayapaan at hindi po ito nakikita sa Aman. Ito po ibinibigay ng Panginoon sa bawat puso ng tao. Kapayapaan, kapanatagan. Di ba nung wala ka pa sa Panginoon, bagabag ang buhay ng tao. Tuliro. Nag-aalala. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, inalis ng Panginoon yun. Inalis ng Panginoon yung pag-aalala, inalis ng Panginoon yung bagabag, yung takot. Dahil ang kapangyarihan ni Kristo, once na ito ay naramdaman mo, once na ito ay maranasan mo, hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng kagilagilalas na ginawa ng Panginoon ng kaligtasan, kundi kapayapaan. Another thing na ginawa ng Panginoon dito sa lalaking ito, another thing na makikita po natin, okay, holiness, verse 35, tingnan mo. Okay, holiness. Luke chapter 8, verse 35, nais kong pansinin po natin, verse 35, then they went out to see what was done and came to Jesus
and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. The only way, paano nalaman ng mga tao na nung nakita nila, nandun yung lalaki, nakupo sa paano ng ating Panginoon eh. Pero paano nalang nalaman na itong lalaking ito ay nasa katinuan na ng pag-iisip? Paano nalaman ta? Ano sabi ng verse? Paano nilang nalaman na siya ay nasa katinuan ng pag-iisip? Ano no? Anong dahilan? Clothed. Hindi siya naked. Tama? Yun yung nag-determine sa mga tao, ay masinong na yung tao yun. Nakadamit na eh. So, ibig sabihin, kung kayo po ay mananampalataya kayo saved, yung pananamit mo will demonstrate the power of God. Kaya po kayo maigi, mga ladies, mga babaihan, yung suot mong damit, ito po ay magde-demonstrate kung ikaw ba ay nasa katinuan ng pag-iisip, kung ikaw ba ay nasa kapangyarihan ni Kristo. Dahil nagde-demonstrate yun ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat nagiging maingat tayo sa ating sinusuot. Amen? Dahil yun, tinayo, balikan natin. Tinayo. Yun yung nagdahilan kung bakit nakita lang siya po'y nasa katinuan ng pag-iisip eh. In his right mind, tinayo. Basahin natin ulit. Then they went out to see what was done and came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. So, ibig sabihin, every time na ikaw ay naglalakad sa pananamit mo na suot, nagpapakilala sa paligid mo, ayan, nakaranas siya ng kapangyarihan ni Kristo. So, ibig sabihin, sa pananamit mo, dapat ipakita mo. Bagamat hindi mo pinagmamalaki sa mundong ito, hey, nakaranas ako ng kapangyarihan ng Diyos sa suot mo pa lang. Nagde-demonstrate na. Nakikilala na. Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Okay? Holiness. Mga minamahal, yan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Titus chapter 2, verse 14. Titus chapter 2 and verse more number 14. Sabi sa kanta ninyo, maranasan nawa natin ang kapangyarihan mo. Ngayon, patunayan mo. Hindi lang kantahin at kinakanta nyo yan. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo, isa sa kapangyarihan ni Kristo ang gawing kanyang banal. Okay? Holiness, ang sabi sa Titus chapter 2, verse number 14. Watch, tingnan po ninyo. Ang sabi po sa Titus chapter 2 and verse number 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself, what? A peculiar people, zealous of good works. Yun pong dahilan, kung kapag naranasan mo yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo, magiging kakaiba ka. Magkakaroon ng kabanalan sa buhay mo na hindi kakaiba, mga kabataan. Dapat yung buhay mo may kabanalan. Yung sinasabi mo, ang masakit mga kapatid eh, ang dami mga Kristiyano nagsasabi, born again ako, Kristiyano ko. Pero kapag kasama niya yung mga barkada niya, hindi mo ma-identify kung talagang totoo siyang born again. Sabi ng mga lalaki, kapag ano, born again ako, pero pag nandudulis sa mga kumpare niya, wala na. Mga kapatid, kung talagang totoong naranasan mo yung kapangyarihan ni Kristo, ang gagawin ng kapangyarihan ni Kristo sa iyo, magiging banal ka! Holiness! Katulad nitong lataong ito, yun ang kapangyarihan. Kung talagang totoong masasaksihan mo at maranasan mo ang kapangyarihan ni Kristo, gagawin ko niyang banal. By the way, minsan may nag-pilosopo, may abang may pipisok ako sa ABC, may pilosopong, walang kwentang pilosopong tasyo eh. Bakang tasyo eh. Sabi niya, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hi, 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 hi. Alam nyo, sabi ko,
Iba yung nagbabanal-banalan. Pag sinabi mong nagbabanal-banalan ka, hindi ka banal. Gusto mong pumipilit kang maging banal. Tama yung kanta na yon. Para dun yung kanta na yon. Yung nagbabanal-banalan, ang ibig sabihin, hindi ka banal, gusto mong maging banal. Hindi po ganun tayo kung saved ka. Ikaw ay pinaging banal ng Diyos, kaya't lumakad ka ng may kabanalan. Amen. Hindi mo kailangan maging banal dahil banal ka na. Kaya kailangan na lang lumakad ka ng may kabanalan. That's Bible. Amen. Kaya pagkakaiba, hindi mo pinipilit maging banal. Nakonyo po ito? Hindi tayo nagbabanal-banalan. Well, already says in the Bible. Pinapaging banal na tayo ng Diyos. Tinan po nyo, sabi ng Bible, mga minamahal. Okay? Sasabihin ng mga kaibigan, nagbabanal-banalan. Hindi po, mga kapatid. Hindi tayo nagbabanal-banalan dito, mga kapatid. Mga minamahal, tinan po nyo sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 po. Sabihin nyo lang po, pag medyo matagal na ako, Pastor, ha? Okay? Kasi hanggang mamayang alas 5 po tayo rito eh. Hindi po. Natakot kayo, no? Hindi po. Romans chapter 6. Tingnan po nyo sa verse 4. Romans 6, 4. Tingnan po nyo. Tatlong kapangyarihan po. Nasa pangalawa na po tayo. Okay? Sabi sa Romans 6, 4. Watch. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Watch. Tingnan po nyo. Even so, we also should walk in newness of life. I want you to note the word, walk in newness of life. Ang tao, hindi niya kayang gumawa ng paglakad ng bagong buhay kung walang bagong buhay na nakalatag sa kanya. Kaya ang tao, kahit anong gawin niyang pagbabagong buhay, hindi niya magawa. Bakit? Walang nakalatag na bagong buhay. Pero ikaw, nung ikaw ay nasave, nilatag ng Diyos sa daan mo yung bagong buhay mo. Nakalatag na sa harapan mo yon. Ang kailangan mo na lang, lumakad doon. Doon sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Kaya hindi mo kailangan magsumikap na magbabagong buhay na ako. Hindi! May bagong buhay na nilalatag ng Diyos sa buhay sa harapan mo. Ang kailangan mo na lang, lumakad doon. Doon sa bagong buhay na yon na binigay sa'yo ng ating Panginoon. Sabi diyan ng banal na kasulatan, walk in newness of life. And then, another thing na kapangyarihan ng Panginoon, conversion, peace, holiness, and then po, new life, bagong buhay, emphasis po natin, and then another thing po, last po, service, verse 38. Punyan sa verse 38. Luke chapter 8, verse 38 po. Ito po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Luke chapter 8, verse number 38. Ang sabi sa verse 38, now, watch, tingnan po nyo. The man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, verse 39 po, return to thine own house and shew how great things God hath done unto thee. Amen. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto them, unto him. Ano yung ginawa ng lalaki ito? Naglingkod siya sa ating Panginoon. Kapag sinabi ninyo, Panginoon, gusto kong maranasan yung kapangyarihan mo. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, pag naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos, ano yung gagawin nyo? Hindi po parang ano po yun eh, parang, hindi po yung parang magic na parang gusto mo ma- wow, hindi. Kapag ka naranasan mo yung kapangyarihan ni Kristo, alam nyo magiging end result? Maglilingkod ka. Maglilingkod ka sa Kanya ng buong puso. Paglilingkuran mo siya at iaalay mo ang iyong buhay. Katulad nitong lalaking ito, nung siya po'y nakaranas ng kapangyarihan ni Kristo, sabi ng lalaki, Panginoon, gusto kong sumama sa iyo. Yun ang magiging result kapag ka naranasan mo yung kapangyarihan ni Kristo sa iyo. So nakita natin ngayon dito, una, yung kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, yung kapangyarihan ni Kristo. Let's go to number 3. The power of a changed life. Tatlo pong kapangyarihan na makikita natin dito eh.
yung kapangyarihan ni Satanas, yung kapangyarihan ni Kristo, at yung kapangyarihan ng isang taong binago ni Kristo. Amen? Basahin natin. Verse 38 and 39. Verse 38. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, published throughout the whole city how great things Jesus hath done unto him. Number one, tingnan po natin yung kapangyarihan ng isang taong, okay? The power of being a witness. Ano yan, mga kapatid? Kung talagang totoong saved ka, kung talagang totoong naborn again ka, merong kapangyarihan na ibinigayin sa iyo ang Diyos. At yun ay makapangyarihan. Ano yung kapangyarihan meron ako? May kapangyarihan meron ka. Ano yun? Ano yun? Kapangyarihan na magpatotoo para kay Kristo. Alam nyo ba, mamaya makikita ninyo mamaya, kung gaano katindi yung kapangyarihan ng isang binagong buhay. Pinaalis sila si Kristo dyan eh. Tinanong nyo po ha. Papakita ko sa inyo mamaya. I think dito ha. Tinanong ko po muna po ha, Pastor. Luke chapter 8. Let me see. Okay? Pinaalis po sila dyan eh. Ang ating Panginoon eh. Okay? Tinanong nyo. Verse 37, tinan nyo. Yung buong lugar ng gatherings, dahil po pinalayas ng Panginoon yung mga masamang demonyo sa lalaking to, saan pumunta yung mga demonyo? Saan pumunta? Sa mga baboy. Tama? At yung mga swine na punta sa ilog na nangamatay. Dahil nagalit ang mga tao, dahil yung negosyo nila maapektuhan. Tinan nyo, verse 37, Luke 8, 37, napakaganda nito eh. Tinan nyo ha? Watch. Ano po ang naging resulta doon sa kapangyarihan ni Kristo? Sa'yo, yung kapangyarihan ni Kristo sa isang nanampalataya, good. Yung mga tao na wala pa kay Jesus, sa kanila, nonsense ito. Itong ginagawa natin, walang kwento sa kanila ito, tama? Yeah, yeah. Then the whole multitude of the country of the gatherings, watch. Tingnan po ninyo ha. Then the whole multitude of the country of the gatherings round about, watch, ano ginawa? Besought him to depart from them. Yung buong lugar ng gatherings, sabi ng mga tao sa Panginoon, lumayas ka dito, ayaw ka namin dito. Tandaan nyo to ha. Yun yung nangyari ha. Makinig po kayo, Megan, mahalaga to. So ayaw nila sa ating Panginoon. Diniretso nila, umalis ka dito sa aming lugar. Ayaw ka namin dito. Pinalaya siya. Pero ito, tanong eh, tinito po. Itong nakapagtataka, Pastor. Eh. Tinito sa verse, let me see. Verse 40. Ito yung nakapagtataka. Between verse 37 and verse 40, pero pagdating sa verse 40, bumalik ang ating Panginoon eh. Makinig ba yun eh? Andun ang ating Panginoon, tinagaling niya yung masamang sinapian ng masamang espiritu, nagalit yung mga tao sa kanya, pinalayas na pang mga tao, lumayas na dito, umalis ang ating Panginoon. Pero paglipas ng ibang ilang panahon, makinig po kayo, Megan, mahalaga to, bumalik ang ating Panginoon eh. Doon sa lugar na yun na nagpalayas sa kanya eh. Pero tingin niyo pagkakaiba. And it came to pass that when Jesus was returned, watch, ano nangyari? Basahin po natin, sabay-sabay. Ready, go. The people gladly received him, for they were all waiting for him. Ano nangyari? Sa verse 37, makinig po kay Mige. Watch. Sa verse 37, galit na galit ang mga tao sa kanya at pinalayas nila si Kristo. Pero pagdating ng panahon, nung bumalik siya, tinanggap si Kristo at nag-aantay sila. Anong naging dahilan? Ano yung bakit? Tinan niyo yung verse, pagitan ng verse 40, yung verse 39. Ito po yun eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus hath done unto him.
ang pagkakaiba between 37 and between 40 sa verse 37, pinalayas ng mga tao. Ayaw nila kay Kristo. Pero sa verse 40, pagbalik ni Kristo, tinatanggap na siya ng mga tao. Alam niyo bakit? Dahil sa verse 39, itong lalaking ito na binagong buhay, walang sawa siyang ipatotoo yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, sa bawat bahay, sa bawat lugar, sa bawat dako, at nasaksihan ng mga tao ito. Totoo talaga si Kristo. Totoo talaga makapanggalan. Abay, naniwala na sila kay Kristo. Ayun mga kapatid, kung saan ka mang nasa lugar ngayon, kung i-demonstrate mo lang sa lugar mo, di may mga taong to, walang panahon kay Kristo, ayaw nila kay Kristo. Pero kung i-demonstrate lang natin sa kanila, yung binagong buhay, kung i-demonstrate lang natin sa kanila, yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, darating ang oras, yung mga tao na nasa paligid mo, sasabihin lang, nakahanda na kami. Pupunta kami sa simbahan ninyo, anong meron sa inyo. At gusto rin namin masaksihan yung ginawa ng Diyos sa'yo. God gave us power. And the power is the power to witness. Sabi po diyan, the power of being a witness. The power of our testimony. Demonstrate mo lang. Hindi mo kailangang ipagyabang. Makita lang nila sa buhay mo. Makita nila sa pananamit mo. Makita nila sa mga pananalita mo. Makita lang nila sa pakikitungo mo yung talagang totoong binago ng Diyos. Yung mga tao na nasa paligid mo, magtataka sila, ano mayroon dito? Let me illustrate. Yung mother-in-law ko po, yung biyanan ko po, babae, siya po yung una naging Christian eh. Yung kanyang husband po ay Sagrado Katoliko eh. Tingaten po siya, Pastor. Usually, tulad yan, mag-12 na. Eh, minsan sa church namin, mga alauna, nung doon po sa Pampanga, natatapos 12:30, 1 o'clock. Pag-uwi po ng biyanan ko po, kinikwento po ng misis ko po, na maliit pa lang sila. Pag-uwi po yung sila, galit na galit yung mister niya. Ano yung gagawin niya? Sasampalin niya yung misis niya. Ano ba yung simbahan niya? Eh, mahaba po yung buhok ng biyanan ko. Hahawakan sa buhok, pagkatapos, igagano mo. Gagano niya. Pagkatapos, ibabato, sasaktan siya. Bubugbugin siya. Pero ano niyo itong biyanan ko? Hindi siya gumaganti. Hindi siya lumalaban. Sisimba na naman siya. Ipinapakita niya yung isang lahat ng magagawa niya. Ang isang magandang patotoo sa bahay. Sisimba na naman siya. Pag-uwi na naman niya, pagagalitan na naman siya, sasaktan na naman siya, bubugbugin na naman siya. Araw-araw, ipinapanalangin niya yung kanyang mister. Araw-araw, ipinapakita niya sa mister niya yung isang magandang patotoo ni Kristo. Araw-araw, sisimpa na naman siya. Pagkatapos, pag-uwi na naman niya, sasaktan na naman siya. Pero isang umaga, habang gumagayak sila para magsimba, meron siya nakitang kakaiba sa kanyang mister. Nandun sa sala yung mister niya, nakabihis, na parang may pupunta ka. So paglabas nung biyanan ko, yung mother-in-law ko, nagtaka yung siya, kaya nakabihis mister ko. Tumayo paglabas ng, papalabas na ng bahay yung mother-in-law ko, tumayo yung kanyang mister, sabi niya, sasama ako sa iyo. Nagulat siya eh. Alam sabi ng mister niya, gusto kong malaman anong meron sa simbahan ninyo. Makapatid, kung ipapakita mo lang sa mga, kung hindi mo pa kasama ang mister mo rito, kung ipapakita mo lang yung binagong buhay sa kanya, isang araw, magugulat ka at sasabihin niya sa iyo, gusto ko ring maranasan yung nararanasan mo. Kung meron kang mga unsaved, mga hindi pa, mga young people na wala pa yung magulang, ipakita mo lang ang magampatotoo sa kanila. Isang bagong binuhay ni Kristo.
mga kapatid na wala pa rito, mga kamag-anak na wala pa rito, ipapakita mo lang yung patotoo ni Kristo sa buhay mo. Isang araw, sasabihin nila sa'yo, gusto ko sumama sa inyo. Ano bang meron doon sa simbahan ninyo? At gusto ko rin maranasan yung kapangyarihan ni Kristo. The power of a changed life. The power of our testimony. And then last, the power of publishing the gospel. Verse 40 po. Ang kapangyarihan ng pangangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi diyan, verse 39, tinan niyo po, bago tayo verse 40. Return, sabi ng Panginoon, return to thine own house. Bumalik ka sa iyong sangbayanan. Kasi Kristo siya sumama sa ating Panginoon, pinalayas ang ating Panginoon eh. Sumakay na siya sa barko eh, sa bangkay. Panginoon, sama ko. Hindi, sabi ng Panginoon. Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way and published, I want you to know that, throughout the whole city, how great things Jesus hath done unto him. Tingnan po ninyo yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Alam niyo mga minamahal, kung ngayong umagang ito, alabas ka, daladala mo yung ebanghelyo ni Kristo, yung ebanghelyo ni Kristo, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ngayon, wala doon siya, huy, dumudugo yung remoto. Uy, wala doon ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo kung nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Nasa ebanghelyo. At kapag ka ipinangaral mo ang ebanghelyo ni Kristo, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, yung taong yon kapag siya'y nanampalataya, siya po'y ligtas. Ephesians chapter 1, verse 13. Tinan po niyo. Bakit po? Ephesians chapter 1, verse number 13. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse number 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. The moment na siya'y sumampalataya, yung oras na yon, siya po ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ngayong umaga nasaksihan natin yung kapangyarihan ni Satanas, yung kapangyarihan ni Kristo, at yung kapangyarihan ng binagong buhay. Amin na mahal, na gusto ko ikatan nyo eh, maranasan nawa natin yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. At ngayong umaga, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon at sampalatayanan sa kaibuturan ng iyong puso na siya'y namatay para sa iyo, inilibing at nabuhay na maguli. Mga naman ang palataya, kung ikaw'y member dito ng church na to, sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo. Lord, gusto kong maranasan yung kapangyarihan ito para lang sa ganun, ma-demonstrate ko sa iba yung naranasan kong kapangyarihan na natanggap ko sa iyo. Ay po lahat ng mga po, higit po natin ang ating mga mata. O Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Ang aking dalangin Panginoon habang kami nakapikit na kayo ko, nawa Lord, kung meron pa ngayon na alipin ang kasalanan ng Diablo, alipin ang kapangyarihan ng Diablo, mas makapangyarihan si Jesus. Lumapit siya Panginoon sa iyo at sampalatayanan ka bilang kanyang tagapaligtas. At kung meron man ngayon sa kaligitnaan na alipin pa ng kasalanan, mas makapangyarihan kayo o Diyos at kaya niyo siyang iahon sa putikan ng kasalanan. Panginoon, kumilos nawa ang inyong mga salita habang tayo po'y nakapikit. Magkaroon tayo ng invitation, tawagin ko si Pastor
God,